Dumarami naman daw ang mga pasahero sa airport. Ngayon papalapit na ang eleksyon. Para sa update, live na magbabalita si Shayla Francisco mula sa NAIA 3. Shayla, kamusta ang sitwasyon dyan? Diego, kung makikita mo nga sa likod ko ay marami-rami na yung mga pasahero sa NAIA at tuloy-tuloy ang dating nila. Karamihan sa kanila ay kakagaling lang bakasyon habang yung iba ay magbabakasyon pa lang dito sa Manila. Sa datos ng Manila International Airport Authority, umabot na sa 1.5 million ang mga pasahero na sumakay at lumapag sa NAIA terminals mula April 1 to 27. Malapit na yan sa mahigit 1.8 million na itatala nung bago ang pandemya. Katunayan, matapos ang Easter Sunday, nagsimulang pumalo sa 60,000 kada araw ang mga pasahero rito at may ilang pagkakataong lampas pa ito sa pre-pandemic level. Dumadami na rin ang international travelers. Kaya nagdagdag na ng flights ang ilang airlines para mapunan ang demand. Yun nga lang, kasabay niyan, nagsimula na uli ang air traffic congestion. Bukod kasi sa mga nagbabakasyon, tumataas din ang bilang ng pasahero kasabay ng eleksyon. Diego, sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, karaniwan nagkakaroon ng congestion o delay kapag lumalampas na sa 40 flights yung nakaschedule na biyahe sa paliparan. Kaya kahit nakasakay ka na sa aeroplano, ay hindi basta agad-agad nakalilipad. Diego? Shayla, ano ang ginagawa ng Civil Aviation Authority para maibsan ang air traffic? Pwede bang damihan ang flights pag gabi? Diego, yan nga talaga yung ginagawa nila. Nasa 25 yung ating night-rated airports at yun ang sinusulit nila para ma-spread out yung flights. Kasi karaniwan daw yung mga flights, especially doon sa mga major airports, nangyayari between 6 a.m. to 6 p.m. Kaya nasisiksik daw yung flights. Pero pag nagamit daw o nasulit itong mga night-rated airports o yung nakakalipad tuwing gabi, ay inaasahan nila na mababawasan itong congestion na ito. Diego? Maraming airline staff ang tinanggal ng pandemic. Are they gonna hire or mag-hire pa ba ulit sila ngayon? Diego, sa mga nakausap nating airlines, ang sinasabi pa lang nila sa atin ngayon ay binalik nila yung mga cabin crew at yung mga pilot na dating naka-hibernate o naka-hold. Kung magdadagdag ng crew, ay hindi pa natin tiyak yan. Diego? Maraming salamat, Shayla Francisco.